So in getting the rate, so di ba meron tayong formula? So rate is equals to percentage over base, tama. So in getting the rate, so nakadepende po sa given na situation or problem kung i-convert natin siya into percent or hindi. So ang lagi yung titingnan is yung clue. Kapag meron tayong percent of, ibig sabihin, we will convert the rate or yung answer nating rate into percent. So for example, ang ating sagot ay 0.8. So itatimes natin siya in 100% since meron tayong clue word na percent of. So 80%. Pero kapag may nakita kayong ibang keyword for percent of, kunwari, part of. Yan, may mga ganyan nakalagay. So, ang gagamitin natin is, it's either decimal or hindi na. Wait lang. So, kapag nakita kayo ng part of, so, ang gagawin nyo lang kapag, kunwari, fraction yung ating, di ba, nagiging fraction to. Nagiging fraction yung sagot. So, ang gagawin na lang natin is, tawag dito, i-convert lang natin siya in lowest term. Ilo-lowest term lang natin yung given na fraction kapag part of. Hindi na natin siya i-convert as decimal at as, tapos itatimes natin sa 100%. Okay? So, yun. So, yun yung clue for sa rate natin. Yes po? Nakadepende po sa given. Nakadepende po sa given. Isa kasi, ang nalabas is whole number. Whole number lalagay mo. Pero kung fraction siya, i-lowest term mo na lang. Or, ang given natin is, kunwari, ang percentage natin ay, kalimitan naman talaga ang percentage ay, ano na, whole number. Pero minsan niya, meron niya tayong given na may point. So siguro, i-convert na lang natin sa decimal since meron mga times na nahihirapan tayong i-convert siya into fraction. So, decimal na lang siguro. Kapag wala tayong nakalagay na i-convert natin into percent or hindi. So, tungo tayo sa example. So, try natin ito nakalagay sa book. So, lagi nyo lang tatandaan yung magic triangle natin. Lagi nasa taas si P, taas nasa baba si, si rate at saka si base. So, para hindi nyo malimutan yung formula. So, tungo tayo dito sa example natin. So, example number 2. So, solve the following. So, letter A, 72 is what percent of 90? So, letter B, what percent of 35 is 210? Letter C, 18 is what part of 60? D, what part of 35 is 20? Letter E, what percent of 90 is 50% of 60? So, iisa-isahin natin yung example na yan para mas maintindihan niya. So, mag-start tayo sa letter E. Okay? So, sa letter E tayo mag-start. Okay, so sa letter A, ang sabi doon is 72 is what percent of 90? Okay. So, di ba, kapag nag-compute tayo ng rate, so ang given lagi ay percentage at saka base. So, aalamin lang natin dyan kung alin ba dyan yung base, alin ba dyan yung percentage. So, based on the problem or dito sa ating example, what is the value of P? What is the value of base? Based on what we discussed on the previous lesson. So, okay. So, ang percentage natin is 72.
Then the other one is 90. So ito yung B, ito yung P. So bakit? Kasi laging preceded siya or laging nasa unahan ng base yung salitang off. Okay? So since yung ating given is what percent off, so ang ating sagot dito ay paniguradong percentage or meron tayong percent sign sa sagot. So kailangan natin tayo sa 100% yung ating sagot. Yeah, yung sagot natin. So, i-compute na natin. So, R is equals to P over B. So, equal sign. Then, 72 divided by 90. So, 72 divided by 90. Anong sagot? So, 720. Okay, 0.8 daw. So, ito ay 8. Ay, tama. 0.8. So, 720. So, 0.8 or 0.80. Okay, 0.8. So, since yung ating given is what percent off? So, itatimes natin to into 100%. So, ang R natin ay 80. Okay, 80%. Kasi, diba, 0.8 times 100. Dalawang 0, isang 8. So, ito dito yung term. Ah, dito. Yan, 80.0. So, ini-eliminate na natin yung 0. So, matitira na lang is 80. So, lalagyan na lang natin siya ng percent. So, ganun lang. Okay, so next tayo. So, another example. So, ang nangyayari lang dito sa problem natin is yung construction ng sentence is nagbabaliktad-baliktad lang siya, pinagbabaliktad siya ng pwesto, or parang nare-rephrase yung bawat ano, given natin or yung example natin. So, letter B tayo. So, letter B, what percent of 35 is 210? What percent of 35 is 210? Okay? So, alin dyan yung base? Alin dyan yung percentage? Okay, ating 35 is the base and 210 is the percentage. So, tama? So, 210, then ang base natin ay 35. Okay, so solve natin. So gagamitin natin yung formula ng R equals P over B. Or rate is equals to percentage over B. Or over base pala rather. So equals 210 divided by 35. So ang sagot dyan ay, so anong sagot? Okay, 6. Since yung ating given is what percent off, so ang gagawin natin ay ita-times natin siya sa 100. So times 100%. So ang sagot dyan ay, okay, 600%. So ito yung final answer natin for letter B. So nagigets naman, di ba? Madali pa siya. Okay, so next tayo. So letter C. So, letter C natin is 18 is what part of 60? So, nagbabago lang yung ano, yung tawag dito, yung term na ginagamit, but or yung nare-rephrase lang yung ano, yung sentence, but nandoon pa rin yung percentage sa kalis. So, letter C na tayo. So, letter C, 18 is what part of 60? Okay, so alin dyan yung percentage, alin dyan yung base?
So yung what, yung 60 siya yung base. Then the other one is percentage. So 18 over 18 at saka 60. Then gagamit tayo ulit ng formula, R equals P over B. So sa solution ha, huwag nyo kakalimutan yung formula ang ginagamit, since yun yung napaka-importante sa akin. Kasi without the formula, how, paano mo siya nakuha? What, ano yung pinagbasihan mong formula for getting that, that answer. Okay? So kailangan ko ng formula. So substitute lang natin yung mga values. So 18 over 60. Okay? So since yung ating given is what part of, so we will need, or hindi na natin kailangan i-transfer into percent yung ating sagot. So kailangan lang natin siyang i-lowest term. So what will be the lowest term of 18 over 60? So i-lowest term daw natin. So ano kayong pwede natin i-divide for both numerator and denominator? So, ang pinakamalapit ay 6. Okay. 6. Kasi si 18 divisible by siya by 3. Divisible by 3 din si 60. Tapos divisible by 2 din siya. So, ibig sabihin 3 times 2, 6. Ayan. So, try natin 6. So, 18 divided by 6 ay dito na lang sa baba. So, 3. Equals, so 60 divided by 6 is equals to 10. So ibig sabihin, yung ating rate ay 3 over 10. So yun lang yun. So R equals 3 over 10. So next. So letter D na tayo. So letter D, so what part of 35 is 20? So what part of 35 is 20? Letter, so letter D na tayo. So for letter D, so alin dyan yung ating percentage, alin dyan yung base natin? Okay, ito yung base, ito yung percentage, tama? Okay, so P is equals to 20, B is equals to 35. So bakit pa natin nililista itong mga to? Alam na natin. Para hindi tayo malito. So nililista ko yung ano, yung mga values para alam natin yung kukunin natin. So R is equals to P over B. So yung ating percentage is 20, then base natin is 35. Tama ba? So, i-convert lang natin siya into lowest term, or yeah, gagawin natin siyang lowest term yung fraction natin. So, ano yung pwede natin i-divide sa ating numerator and denominator na pareha sa number? Okay, try not. Okay, so try natin si 5. So, 20 divided by 5 is 4. 35 divided by 5, 7. So, ang R natin ay 4 over 7. Since yung ating part of is not percent of. So, pag part of, yung sagot natin, fraction. So, yun. So, last example. So, medyo complicated to kung nung unang example or mga naunang example. So, letter E tayo. So, what percent of 90 is 50% of 60? So, parang ding nung nauna, unang topic dun sa percentage natin, meron tayong ganyang example. So, paano kaya isosolve naman kapag sinabi sa rate? So, tatlo kasi yung given natin. So, kung makapansin natin, yung given natin is meron tayong dalawang base, tapos meron tayong isang percentage. So, paano kaya isosolve siya? So, lagyan natin yung process para makuha natin yung sagot. Okay. So, sulat ko lang. What percent of 90 is 50% of
60. Okay. Yan. So, hanapin lang natin kung alin ba dyan yung percentage, alin yung base. So, what will, ano yung 90, ano yung 50%, alin, ano yung 60? So, ang rate natin ay automatic yung may percent. So, rate to. Yung 90 at saka 60, ano kaya sila? Okay, base. So, pareha silang base. So, since tatlo yung ating given, so, kukunin muna natin ito. So, what is the 50% of 60? So, di ba, kung babalikan natin yung sa percentage, so, kalimitan, ang mga problem is, what is 30% of 250? So, find 120% of 45. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating formula for getting the, dito, sa part na to, yung una nating process, is pagkuha ng percentage. So, ang formula natin percentage ay, P is equals to R times base. Okay? So, pag naka-encounter ka ng ganyan, so, ibig sabihin, yung isa is kukompet mo ng percentage, tapos, pagkatapos mo makuha yung percentage, kukunin mo naman si rate. So, dalawa. So, ang final answer is yung dulo. Yung kukunin natin yung rate. Since, isang problem lang siya. Okay? So, sulat muna natin. So, P is equals to R times base. Okay? Or base times R. Parehas lang yan. So, kahit magkabalikan silang dalawa, basta multiplication. Okay? Pero, itong division natin, hindi pwede magkabalikan. So, yan. So, ang R natin ay 50%. So, lagay natin dito. R is equals to 50%. Then, the B natin ay 60. B sub 1. B sub 2 ay 90. Okay? So, 50% times base natin ay 60 muna. So, since yung ating given ay percent, so, i-convert natin siya into decimal. So, what is the equivalent of 50% to decimal? Okay, 0.5 or 0.50. So, parehas lang yan. So, ilagay natin equals. So, 0.5 or 0.50 times 60. So, what will be the answer? Okay, 30. So, ibig sabihin ang ating final answer for getting the percentage is 30. So, nakuha na natin yung panibagong nakuha na natin yung ito. So, nasagot na natin itong baba. So, yung percentage ng 50% of 60 ay 30. So, next. Tapos na natin kunin si percentage. Kukunin naman natin is yung ito. What percent of 90 is yung sagot dito? Anong sagot dito? Ang sagot natin dito sa 50% of 60 ay 30. So, ibig sabihin, ang problem naman ngayon is what percent of 90 is 30? Okay? Parang ganun yung yun yung sulod natin gagawin. So, kukunin natin si rate. Burayin lang natin to. Then, burayin natin ulit to. Since nakuha na natin yung una, so, ang given na lang natin is ang percentage natin ay 30 and the rate natin ay ano rate natin? Ay, base pala rather. So, yun yung hindi pa natin nakukuha, si 90. So, ang B natin ay 90. So, gagamitin natin yung formulang R is equals to percentage over B. So, since what percent of yung given natin, so, i-convert natin siya into percent. Okay? So, ilagay natin dito. So, 30 over 90. Okay? So, yan, i-divide natin siya. So, i-lowest term na lang muna natin. So, lowest term niya ay 1 over 3. So, tama, di ba? So, 30 divided by 10 is equals to 3. 90 divided by 10 is equals to 9. Ah, hindi pala. Pwede natin convert, i-divide sa 30 pala. So, 30 divided by 30 is 1. 90 divided by 30 is 3. So, 1/3 yung nakuha natin. So, pwede nyong gawin is ganito. I-convert natin siya into decimal. So, equivalent ni 1/3 is, di ba, 0.3, yan, 33, yan, di ba ganyan?
So, yan, umuulit. So, since ganun yung given natin, pwede natin gawin is 33.33% or para mas accurate yung ating yung ating sagot, so gawin lang natin is convert natin to into pwedeng siyang fraction yung ating sa percent. So paano natin gagawin siya? So kukunin natin yung unang dalawang decimal, which is si 33. So di ba itin natin sa 100, okay, so 100%, so magiging 33. Then yung ano yung kasunod kasi 3333. So pwede natin siya i-convert into 1/3. Yan. So pwede yung sagot ay 33 and 1/3% or 33.33%. Kapag may nakalagay dun na i-convert natin to decimal yung ating sagot for this kind of problem, yun natin gagawin. Pero kapag hindi naman na-include, so gagawin natin siyang fraction. If possible, kung kaya. Pero kung hindi talaga kaya, i-convert na lang dito. Tapos, i-lowest term na lang, or hindi pala lowest term, i-convert na lang into 4 decimal or 2 decimal kapag kinonvert na natin sa percentage. Okay? Pag kinonvert natin sa percentage, 2 decimal. Kapag naka-decimal lang siya, so 4 na decimal places. So, katulad nito, 3333. Okay? So, nilagyan ko dito ng vertical or tawag dito, bin column. Yung ating given natin since it is a repeating decimal. Kapag repeating decimal, umuulit yung ating number or may pattern. Tapos kapag terminating naman, tumitigil or sakto yung ating sagot. So yun. So ito yung letter E. So pwedeng 33 and 1/3% or 33.33%. So walang kaso yan. So naiintindihan yung rate. Finding the rate. Okay. So, yan. So, discuss natin yung sunod. So, para mas mabilis. Para, pero kayo yung time sa pagsasagot. Since, ano nga, medyo nagiging busy sa mga subjects. So, kailangan matapos nyo na agad yung mga activities nyo para hindi kayo matambakan. So, sunod tayo yung topic. So, ang sunod na topic natin is about naman sa pagkuha ng base. Okay? So, example number 3. So, solve the following problems. So, letter A, 20% of what number is 45? 80 is equal to 10% of what number? C, 60 is 2/5 of what number? D, 2 over 9 as much as what number is 30? Letter E, 50% of 80 is 20% of what number? Yeah. So, ano nga formula for getting the base? Okay. So, base is equals to percentage over rate. So, B is equals to P over R. So, gagamitin lang natin ulit ito. So, huwag kakalimutan yung... Ayan, mali. Mali yung sulat. So, possible kasi may gamitin tayo na katulad nito. Ipat ko na lang. Medyo maliwanag pala. Percentage. Tapos. So, yan. So, tumungo tayo dun sa first example. So, ang first example ay 20% of what number is 45. Okay. So, dito pa lang sa letter A natin, malalaman na natin na yung ating hinahanap is based on dun sa keyword natin. So, ang keyword kasi natin, di ba, of. So, ibig sabihin itong of what number, so ang kinukuha natin dito ay base. Tama? Then, the other one, ito yung ating rate. Wait lang. Mali pala yata yung isa. Ito. Wala to palang percent. Mali pala yung kopya ko. Then, the percentage is 45. Okay? Kasi 45 yung ating percentage. So, ibig sabihin, kukuha natin ay
base for this example. So, gagamitin natin yung formula, B is equals to P over R. Or before that, lagyan natin yung mga given natin, ang rate natin ay 20%. So, since yung ating rate is 20% yung given, i-convert natin siya into decimal. So, what is the equivalent of 20% into decimal? Okay, 0.2 or 0.20. So, walang kaso kung dagdagan nyo ng 0. So, 0.2 yung ating given for R. Then, the base not, the percentage natin, rather, is 45. So, yan. So, gawin natin. Substitute natin. So, 45 divided by 0.20. Okay. So, what is the answer? Okay. 225. Kasi, yun. 45, 100. So, okay. So, 225 siya. So, yung iba, ang ginagawa, kapag kayang i-convert itong si decimal into fraction, yun yung ginagawa nila. Since, minsan kasi kapag mano-mano, medyo mahirap kasi mag-divide. So, ang ginagawa ng iba is kino-convert muna si ito, si percent, yung percent natin into decimal into fraction. So, try natin. Kung tama ang sagot natin, 225 yung sagot. So, try natin. Convert natin si to si 0.20 muna into fraction. So try natin. So 0.20, kinuha ko lang yung 20 over ilan ba yung 0? 1 2. Ilan ba yung decimal places? Dalawa. So cancel lang natin to, 2 over 10. So ang equivalent ng 0.20 into fraction ay pag di-divide natin into 2, so 1 over 5. Okay? So, try natin. Okay, 1 over 5 yung equivalent ni 0.20. So, lagyan natin. 45 divided by 1 over 5. Then, magiging 45 divided by 1 over 5. So, pwede natin indiretso, 45 times 5 over 1. So, ganyan, di ba? So, pwede natin eliminate si 1. So, 45 times 5 is? Check natin. Okay. So, 5 times 5, 25. Carry 2. 5 times 4 is 20 plus 2 is 225. So, ganun pa rin yung sagot. Ha? So, the same pa din. So, 225. Yung ating base. So, it's either i-convert mo muna siya sa fraction or diretso mo nang i-divide dun sa given na decimal. So, ganun lang yun. So, kasi yung kalimitan ang nangyayari kapag kino-convert natin into decimal yung given natin, ang nangyayari kasi is nagkakaroon ng decimal places yung sagot. So, para maiwasan daw yung decimal places, ang ginagawa is kino-convert muna into fraction, then, yun. Tapos, i-compute mo na siya para maging sakto yung sagot natin. So, may mga ganong cases na nangyayari. Na kapag hindi natin kinonvert into ganyan, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng decimal places or hindi nagiging sakto. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng konting difference between dun sa decimal places saka dun sa actual na sagot or dun sa saktong sagot. Pero, okay lang naman siguro yun. Wala namang problema dun. So, yun. Para mas accurate lang yung sagot. So, next, letter B. So, letter B. So, 80 is equals to 10% of what number? Let's
Okay. So 80 is equals to 10% of what number? So yung 80 natin, siya yung ating percentage. And 10% is the rate. Since meron tayong percent sign dito. Rate cut automatic. Then of what number, ang kinukuha natin ay base. So at lang natin yung percentage, 80. Ang R natin is 10%. So si 10% equivalent siya into 0.1. Okay, 0.10 or 0.1. Then pwede natin siya i-convert into fraction. So magiging 10 over 1 over pala, 1 over 10. So 1 over 10. So pwedeng 1 over 10 yung ating rate natin. So try natin yung gagamitin natin is decimal. So try natin. So P is equals to So B is equals to P over R. So ang P natin ay 80. Then ang rate natin ay 0.1. So sagot natin dito ay 80 divided by 0.1. Okay, 800. So yung ating base ay 800 kung hindi natin i-convert sa fraction yung ating percent. So, itry natin kung ganun din yung sagot niya. So, since alam na natin yung equivalent ni decimal sa fraction, so, substitute na lang natin. So, 1 over 10. So, pag kinonvert natin, 80, di ba? 80 divided by 1 over 10. So, tapos i-reciprocal natin yung 1 over 10, tapos yung division magiging multiplication. So, magiging 80 times 10. So, ang equivalent niya ay 800. So, same pa rin yung sagot natin kanina. So, iba lang yung way ng pagsasagot, pero ganun pa rin yung lumalabas. Okay? So, letter C naman tayo. So, letter C. So, 60 is 2/5 of what number? So, given naman natin, fraction na. So, pwede natin hindi siya i-convert into decimal. Baka kasi ang mangyari niyan, pag kinonvert pa natin sa decimal, is hindi sakto yung lumabas. Or maging yung given natin is repeating decimal or yan. So, kalimitan kasi kapag repeating decimal siya, or hindi talaga siya repeating, ang nangyayari dyan is, yun nga. Nagkakaroon tayo ng decimal places, hindi siya nagiging sakto. So, letter C. So, 60 is 2/5 of what? Okay, of what number? So, si 2/5 siya si rate natin. So, kalimitan diba, si rate is fraction, ang given, decimal, percent, yan. So, 60 ang ating percentage. So, P is equals to 60 and R is equals to 2/5. So, pwede natin siya i-convert sa decimal. So, 2 over 5 is equals to 0.4. So, since itong 0.4 is sakto, yun, pwede natin siyang gamitin. Pero, para hindi natin maging complicated yung solution natin, so, we rather use the 2/5 as the rate. Okay? So, pwede natin gamitin to. So, P is equals to, B pala, rather. P over R. So, substitute lang natin. So, 60 divided by 2/5. So, be careful lang sa paglalagay ng vin column. Baka kasi maging magka-size lang tong nasa baba yung vin column ng 2/5 tsaka itong 60. So, kailangan mas mahaba yung isa. Okay? So, 60 divided by 2/5. So, pag kinonvert natin, magiging 60 divided by 2/5. Then, magiging 60 times 5 over 2. So, since si 60 is a whole number, so, itatimes mo siya sa numerator. So, 60 times 5 is 300 over 2. Tama? So, 300. Wait lang. Letter C. Okay. So, tama. So, 300 divided by 2 is 150.
So ang base natin ay 150. So madali lang siya kung calculator yung gamit. Paano kung mano-mano? So kaya, we rather use the fraction para mapakita natin yung manual way pag to solve. Okay. So next. So kaya sa exam, hindi ko tinatanggap yung sagot lang. So kailangan ko ng solution para masabi yung sagot nyo is kayo mismo nagsagot or hindi nyo, basta nyo lang kumbaga, kinupit nyo lang sa calculator or any app. So kailangan ko ng solution. So without the solution, wala siyang points. Okay? So next, letter D. So 2 over 9 as much as what number is 30. So since yung kanina 0.4 yung given natin sa letter C. So pwede naman gamitin yan. Okay lang. Terminating decimal naman siya. Si 2B. So kaya okay lang. So letter D. So 2 over 9 as much as what number is 30. Yan. So gumamit naman tayo ng ibang keyword. So gumamit tayo ng as much as what number. So ibig sabihin yon, kapag nakita kayo ng ganyan, ibig sabihin ang hinahanap nito ay base. Ito yung rate. Ito yung percentage. Ganun, para hindi kayo malito. Guhitan nyo na, alamin nyo na kung alin dyan yung rate. I-analyze nyo mabuti. Para hindi kayo malito. Since si 2 over 9 is a fraction, rate yun. Or decimal percentage. Yan, percent. Basta may ganun, rate yun. Then, kapag merong off dito, as much as of what number, ibig sabihin, ito yung hinahanap. Or yung base natin. Then the other one is the percentage. Okay? So next. So ang P natin ay 30. The rate is 2 over 9. So kapag kinonvert kaya natin si 2 over 9 into decimal, terminating decimal ba siya? So what is the equivalent of 2 over 9 in fraction? So ito ay 0.22. Gano'n lang natin ng bin column sa taas. So, ibig sabihin, ito ay repeating decimal. So, ang gamitin na lang natin para hindi maging komplikado yung ating or yung sagot natin para hindi magkaroon ng decimal point, ang ilagawin natin is 2 over 9 yung gagamitin natin. Okay? So, next. So, gamitin natin yung formula for getting the base. So, B is equals to P over R. So, 30 divided by 2 over 9. Tapos equals 30. So, pwedeng times agad. So, okay lang yan. Pero, babalik ka rin mo na agad yung 2 over 9. So, magiging 9 over 2. So, 30 times 9 is 270. Divided by 2, ang sagot dyan ay? Okay, 135. So, ang equivalent ng base natin ay 135. Pero pag ginamit natin yung 0.222 or yun, mas mahaba kasi yun. So, ang sagot dyan ay decimal. So, dito, so kaya itong ginamit natin 2 over 9 para ma-eliminate na lang natin yung decimal point. Kasi magiging sagot dyan ay magiging sagot dyan kapag ginamit natin yung 0.22 is 0.22. So, kunwari ito, decimal lang. So, ang sagot ay 136.3636. So, mahaba pa. Kapag 2 decimal places lang, pero kapag 4 decimal places, 135.01350000. So, ibig sabihin, nagbabaris yung sagot niya kapag ang gamit natin is yung decimal. So, 0.222. Pero, yung pinakatamang sagot talaga is 135.
So kapag nag-round off tayo dito, anong nangyayari? Nag-iiba yung sagot dito, nadadagdagan siya ng isa or depende sa given. So yan. So kaya mas safe na gamitin si fraction kaysa decimal. Pero kung given niya ay decimal na, okay lang yan. So hindi na natin kailangan i-convert siya into dito, to over into fraction kung ang given naman ay decimal na. Yan. So para mas ano lang, accurate yung sagot at sakto. So kaya mas pili-pili natin gamitin si fraction kaysa decimal. So next, letter E. Yan. So letter E. So sagutan natin tong letter E. So ito naman complicated din, so letter E. So letter E natin ay so 50% of 80 is 20% of what number? Yeah. So yung construction ng sentence is nag-iba-iba na naman yung pwesto. So hanapin natin kung alin ba yung una natin gagawin sa problem. Okay, so since yung ating given is tatlo yung given, so ibig sabihin, dalawang formula yung gagamitin natin. So analyze natin mabuti. So si 50% dito, siya yung ating rate. Yung 20%, rate din siya. Yung 80, ano kaya yung 80? So siya ay, yung 80 ay base. Okay, so yung of 80 is the base. So, dalawang rate, isang base. So, ang una natin gagawin is, i-compute muna natin si 50% of 80. Since ito yung una natin nakita, or sa problem, ito dapat yung unang kuhanin. So, 50% of 80. So, based on this example ng percentage, pagkuha ng percentage, ganyang kalimitan yung construction ng sentence niya. Kunwari, what is the 50% of 80? So, ibig sabihin, ang kinukuha dito sa unang part is percentage. So, bago pa natin makuha si 20% of what number? Ang hahanapin natin sunod ay ito. What is the 20% of what number? Okay? So, yeah. So, unahin muna natin si P is equals to rate times base. So, ang R natin ay 50%. Ang base natin ay 80. Convert natin yung rate natin into decimal. So, 0.5. So, pwedeng 0.5 or 0.50 or pwede natin siya i-convert into fraction. Para sa, ano, yun, pwede din naman yun. Pero sa case natin, gawin na lang natin is ito na lang. So, 0.5. So, P is equals to rate times base. So, ang R natin ay 0.5 times 80. So, 80 times 0.5, 400. So, 40. Okay. So, 40 yung sagot natin dito. Tama? 40. So, nakuha na natin yung percentage natin, which is 40. So, P is equals to 40. Next, nakuha na natin yung P. So, ang harapin naman natin is, okay, nakuha na natin to, check na natin to. So, ito naman, what is the 20% of what number? So, ibig sabihin itong of what number ay base, ang hinahanap. So, ibig sabihin, ang percentage natin ay 40. Then, ang gagamitin nating panibagong rate ay si 20% na.
So equivalent to 20% is sa decimal ay 0.2 or sa fraction ay 1 over 5. So parehas lang yan. So try natin. So gawin din natin si fraction. So p is equals to, ah, base pala rather. So p over, so 20 divided by 1 over 5. Tapos 20 times 5 over 1. So ang sagot dyan ay 200. Tapos kung gagamitin mo naman si 0.2, since terminating decimal naman siya or tumitigil siya, so pwede naman. So 20 divided by 0.2, ang sagot dyan ay 200 din. So yun. Ay, hindi pala 20. Wait lang, mali. So nagkamali ako ng given. Sorry. 40 pala, rather. Oh, mali to yung iba. Kasi 40 times 5 is 200. And 20 times 5 is 100 lang. Yun. Nagkamali ako ng given. Napatingin ako kasi sa 20%, kaya 20 na nilagay ko. So 40 ha. So ang final answer natin is B is equals to 200.